Baby up with a slow motion crew, and we up in our clowns when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting. Magandang gabing Sabado sa inyong lahat. It's the 3rd of November, October 2020, sa namang Sabado. Ito po ang iyong Papi Melvin Mata, kasama sina George. Sorry, ayan, hello. Technical mishmay, go. Pwede na ba? My... Okay, ako na pala. Sorry. Okay, so everyone, good evening. Ako na naman po ang inyong kalash, Princess May Rivera. Hello! At magandang gabi po. Ito naman po si Papa George. At muling buhabati sa inyo isang magandang gabi. Ating mga barkadahan, pakishare ang ating feed or hindi naman kaya happy na mag-post kayo ng comment for anything and everything at babasahin natin. At muling buhabati ang Goodbyes Pilipinas! Boom! Ayan, yung ating mga kasama medyo mali-late lang si Mayora tsaka si Bibo kasi may tinatapos silang project sa kanilang mga yung ginagawa sa ngayon. So ayan, excited ako mga good vibes actually May and Papa George kasi may guest tayo ngayong gabi. Aba. And also, gusto ko ring ayan si Eliezer, si Papa Eliezer sasali ngayong gabi dito. Yan, Papa Eliezer Santos ng Manila Merchants. Sabi niya magandang gabi GVP. Sabi ni Ate Eva Oliver, magandang gabi lovely people of GVP. Boom. Good evening Kuya George, photography at lahat ng Good Vibes cast and Neo Alfilor, my classmate nung high school watching here in Manila. Ayan, good vibes sa inyong lahat diyan. Hello. Magandang gabi. And medyo ano pa tayo, medyo mahangin ngayong araw although maganda yung araw, 28 degrees Celsius ha, ang alam ko 28 degrees Celsius. Umatak ng 29 sa city, Papi. Marami, mainit ang city ngayon eh, kaya 29 eh. Okay, so meron tayong guest actually, papapasukin natin mamaya. Isa itong parang anong enterprise yun? Social enterprise ba? Sinasabi. Social enterprise. Yan, yes. ng Gawad Kalinga, Philippines. Mm-hmm. So gusto natin ipasok yun dito. Kasi nga para makita naman natin kung anong produktong Pilipino. Di ba? Yes. Oo nga. Oo, masaya ito. Si May mga... May ano yan? Sorry, ang gusto ko lang malaman, ano yung status ngayon ng students and migrant sector, Esther? Yes, it's still for students and migrant sectors, Papi. Some of us are still on online learning classes and some of us are doing internships. But yeah, with all the helps that we're getting from different organizations and from Government of Victoria at least, especially with Study Melbourne, kasi partner namin siya with my part-time job Origin na engage sa mental health. There's just a lot of projects going on for international students. Plus, good news ahead is that
marami pang on the way na blessings for international students like me. So, yun, still surviving. Wala na tayong natatanggap ng mga reklamo, just like the first wave. Kasi dati, di ba, during the first wave, sobrang dami international students na naghahanap ng work, nahihirapan sa rent, nahihirapan sa tuition fees. And we did a lot of initiatives. Gawad Kalinga Australia, for example, did a lot of initiatives to help international students like me. And as of the moment, madami na ding nakakabalik sa trabaho, which is a very good thing. So that is, I think, a positive feedback or a positive news from international students and new migrants sector. Yan ang mga balitang masarap pakinggan. Oo. Oh. Meaning, kahit na, actually, hindi pa tayo talaga tapos sa tapos sa ano eh, sa itong pinagdadanasan natin eh. Kasi yeah. October 19 pang susunod. Pero it's nice to hear mine na sa at the height of this one. Sabi nga nila eh, may nagsabi, walang Pilipino na magugutom dito sa Australia hanggang nandito sila. Totoo, Papi George, kasi a lot of philo stores are offering food. Even may mga group chat kami na part of some group chats, private group chats ng mga international students that was being run also by philos. Marami doon na nagsasabi na kung wala kayong pagkain, pumunta kayo sa ganitong address. And not just a philo store, I mean a lot of Filipino, a lot of, not just Filipino shops, but a lot of restaurants and cafes are offering food, not just for fellow international students, but all international students around Melbourne, which is a very good initiative. So, sa ganong crisis, no, makikita mo talaga that unity and bayanihan spirit is still there, which is a very, very, very positive note. So, madaling salita, ang bayanihan still alive. It's still alive and kicking. Yan, saka pala gusto kong banggitin muna yung ating mga naka-shoutout. Sabi ni Ate Yolanda Biasca, magandang gabi sa lahat ng mga ka-good vibes, Pilipinas. Yan ang ating, ay, ating kaibigan, si John Limon, ha? Si Banong Ski 69. Good evening po sa lahat ng all the way from May Kawayan, Bulacan. Sa Pineapple, wow. Sir. And Ate Salve Salvacion, ayan. Tingnan natin kung medyo may maganda ng volume. Is it possible to increase your volume? Is it okay na po sana kung meron kayong comment? Ayan, si Mayora, Pair. Hello, hello, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong Mayora. Kumusta po kayo? Ayan. Kumusta kayong gabi, lahat? Magandang gabi, Mayora. Kumusta? I'm okay. Balita okay naman. Sabi, maraming salamat sa pagbisita. At maraming salamat sa iyong masarap na inumin na dinala sa aming tahanan. At syempre ang mga folder para sa Tagalog Learning Melbourne. Thank you very much. Balita ko, Mayora, busy ka raw ngayon na. Ah. Oo po, kasi syempre ngayon, actually, kasi 2 weeks off kami sa Tagalog Learning Melbourne para sa mga chikiting namin. Pero syempre para hindi mawala yung kanilang momentum, pag 1:30 tuwing Sabado, nagbabasa naman ako ng kwento. Aba. So ngayon, ang binasa naming kwento ay ang siopaw na ayaw sa batang matakaw. Wow. Ayan, ang maaarting siopaw. At ang kwentong ito naman ay nagtuturo sa ating mga bata, sa ating mga anak na dapat ay hindi tayo maging tumingin sa panlabas na anyo. Yes. Ayan, dapat tayo ay maging maunawain at syempre dapat tayo maging mapagbigay at huwag masyadong maarte. Ayan. So yan ang ating kwento kaninang hapon. Kaya medyo busy. Tapos syempre, yung aking aral at kultura, kung saan ay dinala natin dito sa Australia ang mga Filipino books. Halimbawa ay itong Stupid is Forevermore ni dating Senator Miriam Defensor Santiago. Ay, may babasahin pala ako dito sa aking libro na to para kay May. Ayan, meron naman. Oh, ito kasi nakalagay dito, oh. Mm-hmm. Para sa mga single. Oh, yung mga single dyan, makinig kayo para sa atin. Para sa inyo to. Buti pa ang kalendaryo. My date. Buti pa ang Hershey's. My kisses. Aba. Buti pa ang probability. My chance. Buti pa ang Paranaque, my BF.
Aba. Buti pa ang farm, may chicks. Yung ibang tao, wala. Aray. Kung wala pa po kayong kopya, nakakaaliw po itong libro na ito. Nakakawala ng stress. So yan, May, para sa'yo yan. Ha? Thank you. Buti na lang wala pa si Kuya Bebo. Kasi kuya si Kuya Bebo, Diyos ko. Pamain na lang po. Actually, may pwede. Meron akong gusto yung dagdag dyan eh. Tungkol oh, sa sige COVID. Sige nga, Papa George. Mabuti pa yung mga COVID scientists. Ay, ano daw? Merong lab. Ay! Yeah, bago yun, ha? Ang galing. Ito naman, question. O, para ito sa inyo ni Papi Melvin. Okay, delikado tayo dyan. Ano daw ang tawag sa magsyota na pangit ang lalaki pero ang ganda-ganda ng babae? True love. Diskarte. Okay. Diskarte. Ano naman daw ang tawag kapag ang babae ang pangit pero gwapo ang lalaki? Swerte. Yeah. Ayos ah. Ano naman daw ang tawag kapag ka ang magsyota ay pareho maganda at gwapo? Meant to be. Daw ang tawag kapag parehong pangit. Sumpa. Ayan, di ba? Para light na light ang ating good vibes conversation. Iba. Ibang-iba yun, ha? Mayora, ilang pages ba yung libro na yan? Aba, ito ay may iksi lamang naman siya hanggang 151. Pero punong-puno kasi siya ng mga nakakatuwa na mga quotes. Tapos may mga speech din ni dating senator. Kaya nakaka-inspire din siya. So, ito yung bestseller namin. So meron tayong 161 edition ng Good Vibes Philippines. Oo, nakakatuwa siya. Marami siyang mga Marami siyang mga no, cute na quotes, yeah. Marami siyang mga witty thoughts na pwede mong gamitin everyday. Correct. Ay, siya nga pala, may babalita ako sa inyo. Nandiyan na ating mga nga, guests. Ano yan? Although, nandiyan na muna yung mga guests. Meron tayong ipapamahagi, actually, na impormasyon. Mm-hmm. Sa Wednesday, ngayong darating na Wednesday, ay magkakaroon tayo ng forum with the consulate, di ba, office of Melbourne, Philippine Consulate Office of Melbourne, about it's all about dual citizenship. Nice. So ibig sabihin nito, question and answer. So instead, kasi parang kulang pa rin yung information natin sa Pinoy in Melbourne, sa mga websites. Correct. Let them, parang ang ibig sabihin, sabi nga ni DepCon, Mandap, let's see, itry din natin itong ano na to, itong parang isa pang portal ng communication just to inform yung ating mga Filipinos na andito ngayon, yung mga migrant andito ngayon na nasa Philippine passport pa rin. So para at least kung meron sila mga questions about dual citizenship, 'di ba? So masagot nga personally and also with our assistance, and if we have some questions as well, 'di ba? Pwede niyang na hindi alam ng ibang tao, 'di ba? So pwede nating ipamigay. So this is a good chance for us here in Australia actually to gather this information, kasi lalo na kasi maraming mga Filipinos na marami ding mga Australians na meron palang gustong balikan sa Pilipinas, hindi nagdudual. Yun nga yung kinoment ko doon na ang Pilipino kasi kung hindi urgent, hindi gagalaw. Yun ang problema. Hindi tulad ng mga ginawa namin na dati, di ba, na pagkakuha namin ng passport ng Australian, nag-dual kami. Kasi alam namin, may babalikan kami. So, kung wala ka lang babalikan talaga, ikaw mag-isa ka na lang sa Pilipinas, sa Australia, wala ka lang babalikan sa Pilipinas, wala ka lang properties, then so be it. Pero kung meron pa naman, don't be such a hypocrite. Para sa akin, hypocrisy yun eh, na alam mong kakailanganin mo eh. Diba? Ba't di mo ginawa noon? And then ngayon, nagreklamo tayo na bakit ang hirap kumuha. Because of COVID, mahirap na lang kumuha.
So, yun yung gusto nating ibigay ng information. And in spite of that, hindi pa naman huli ang pagsisisi, di ba? So, yeah. We need to assist yung ating consulate office dito sa Melbourne. Ayan! Yeah, I guess that's really good. Oo nga, information dissemination is really good. Sige, we're looking forward to that. Ayan. Ayan, pwede natin papasukin yung ating guest, Ate Marisa and Ron. Inside the house. Hi! Ayan. Hi, good evening. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi sa mga nakikinig ng Good Vibes. Talagang nakaka-good vibes yung mga jokes ni Mayora. Diba? Oh, gusto ko yung libro na yan. Mayora, bigyan mo nga akong kopya. Sige po. Padalhan ko kayo. Makakayo kayong sobra. May, can you introduce first Ate Marisa? So yes, naging guest na natin si Tita Marisa for the past broadcast, but then again, si Tita Marisa po ang aming country director for Gawad Kalinga Australia, and siya ang lead for so much initiatives that was implemented very well and successfully implemented in the past to help international students like me. Yeah. Salamat, May. Pero ang talagang dapat niyong kapanayim ang lalim ng Tagalog sa interview niya lang. Ngayon ay ang ating bisita from GK Enchanted Farm. Walang iba kundi si Ron Dizon ng Bayani Brew. So, tinatanong ko si Ron kung kilala ka niya, May, eh. Hindi ba kayo nag-abot sa GK Farm? Nakita ko na si Kuya Ron one time, pero unfortunately we didn't have much interaction po kasi naka-base lang ako nun sa partnership marketing events ng farm. Ang naging ka-roommate ko sa farm is si Ate, nakalimutan ko yung pangalan, Kuya Ron, help me. Chilka? Si Ate, hindi, yung isa. Sina Joni? Si Ate Joni, yes. Ang aking naging ka-roommates. Plus, ang Bayani Brew, natikman ko na yan. Pero nakikita ko na si Kuya Ron every time na bumibisit siya sa farm. Okay. Ayan. Without further ado, Ate Marisa, pwede mo nang... Sidekick lang ako ngayon ni Ron. Pwede mo nang i-introduce si Papa Ron? Yes. So, nag-post ako noon sa social media na isa sa mga ginagawa ng Gawad Kalinga ngayon ay tulungan ang ating mga young entrepreneurs, no? Yung GK Enchanted Farm, kasi that's the very first farm village university. So, marami tayong mga estudyante dyan na nag-aaral tungkol sa social entrepreneurship. And the GK Farm in Angat, Bulacan is 30 ba o 36 hectares? Tama ba, Ron? 36 of land. So, nung simula ng GK Enchanted Farm, ang pinakaunang social enterprise na umusbong ay ang Bayani Brew. Yan. Kasi yung ating mga nanay mahilig magpakulo ng tsaa noon, di ba? So, yun. Dito nagmula yung Bayani Brew kasi nagpapakulo ng tsaa yung mga nanay, yung mga lola. So, gusto kong i-introduce ang social entrepreneur ng Bayani Brew. Walang iba kundi fresh na fresh from Manila, si Ron Dizon. Welcome, Ron! Welcome, Ron! Thank you. Thank you so much. Welcome! May mga tanong ba kayo, mga ka-goodbye? Actually, gusto ko munang basahin yung history para hindi na masyadong mag-ano si Ron. Para puro na lang tayo question and answer mamaya. So gusto mong basahin, May, yung outcome, or ako na lang dito sa akin yung ano, yung ako na lang, Papi. Okay. So ang Bayani Brew, actually mapakita natin, 'di ba? Bayani Brew is this one. Yan, para siyang O2 dito, ha, yung para siyang hindi siya soft drink, it's a healthy drink kasi alam natin this is organic yata, 'di ba, Paparon? Organic. So healthy siya, lalo na yung lemongrass
Para siyang maganda sa, lalo na yung makikita nyo yung, gusto ko talaga yung turmeric kasi yan yung pinaka, ano natin. So parang farm fresh tea, tsaka siya na galing sa mga extract ng mga ano na yan, ng mga, lemongrass. So sabi dito, yung impact nila, sabi nito, so immunity boosting and refreshing teas that help farmers. So yun nga, pupapasok, dun pupapasok yung social, ang tawag yun natin, Marisa, yung social enterprise. Okay, okay, so same day harvested and brewed low sugar drinks with our own ingredients. Bayani Brew improves your immunity and defends your body. Every purchase supports farming families with living wages and increased income to alleviate poverty. So, nandyan din yung papakita natin yung website nila mamaya. Pati na yung sa Instagram, yung Facebook page nila. So, ang isa pang ano doon, paano nagsimula daw to? So, how it all began. Not too long ago, the kind and dating nanays of our Gawad Kalinga community would offer hot casserole brewed drinks wrung from native leaves like tanglad and pandan. So, those are breeds of, di ba, yung sinasabi nating lemongrass, tanglad and pandan. To some very thirsty volunteers and visitors, they shared stories of their own elders brewing the same drink to keep them strong and ward of all sorts of diseases. Good for you, good for society, in that vast field of Talahib, under the scorching sun, and perhaps through the whisper of an encanto, parang may ano pa eh, parang may kasama pa tong kababalaghan. Hindi, yung kay ano, yung kay Senator ano, anong style, Senator Depensa ko Santiago'ng book, ha? Whisper of an Encanto, Ridiculous Healthy Bayani Brew Farm Fresh Tisan was born, inspired by Filipino heritage recipes made from organically grown local ingredients. So, talagang ano, talagang, yun, nabasa pa lang natin. Pero pinaka number one, kasi binabasa ko lahat ng iniinom ko. Sabi dito, when you drink Bayani Brew, you help increase farmers' income and better to provide their families, and thank you for kind support. So, napakaganda naman ano, kasi nandun agad yung objective ng product eh. Ano ba talaga ang objective ng product? It's not all for business, but really to help, you know, sustain yung farmers' livelihood. Yun ang number one na... Yes. Yan, nandun na lahat. So, ayan. Any questions, Mayora? Alam ko, ikaw number one na may question. Hindi ako, naiintriga lang ako ron kasi hindi ko alam na meron palang 52 types ng different kinds of lemongrass. Diba? Ganyan pala kadami. Ganyan kadami yung mga lemongrass na naha-harvest doon sa farm. I think 52 types, pero yung the one that grows in the Philippines, two types lang. And then we specialize on one. Na kasi what we want to do to help out the farmers, we work with yung mga crops na kayang-kaya nila i-grow. And so lemongrass yung isa yun na very low maintenance for them. Mm-hmm. And then hindi mo kailangan gamitan ng mga chemical na mga pesticides or chemical na fertilizers. So kaya nila gawin siya na, ano, na organic yung manner na pag-grow nila ng crops. And then most of the farmers kasi in Bulacan, they're rice farmers. Yes. Pero in that area in Bulacan, rain-fed lang yung rice fields nila. Yeah. So meron silang one cycle lang, one season lang na they can harvest. So yung income nila for the entire year, nakasalalay dun lang sa single na season yun. So kung may mangyari sa crops nila, wipe out, hindi lang yung crops pa nila, pati rin yung income nila for the year. So by having them ano also farm lemongrass and pandan, we're able to ano augment their income. And ang lemongrass kasi you can harvest it ano eh all year round, so perennial crop yan, so at least every month they have a stable income by harvesting ano lemongrass and pandan. Oo, nagkakaroon ng sustainability ang kanilang ano no, ang kanilang income, kasi oo nga naman, paano kapag binagyo ka pa, nawala na lahat ng palay mo, edi you know, wala ng income, which is very good. Ang isang gustong-gusto ko dito, Ron, is ano, nung binasa ko kasi yung sugar, kasi nagtatry na akong ilesen yung aking sugar intake, ano. Sweet ka na, Mayora. Oo, sobrang sweet ko na. So, nung nakita ko talaga yung sugar content niya, mababa talaga siya as compared sa mga local drinks na nabibili natin sa, you know, sa shopping center or sa mga groceries, ano. Yes.
So, ibig sabihin, talagang yung flavor niya is talagang nanggagaling doon sa plants, no? Which is very interesting. Uh-huh. Intentional po talaga yan. Kasi when we started back in 2012, Philippines kasi is an iced tea drinking country eh. Hindi hot tea drinkers fit kasi sobrang init, sobrang humid. But unfortunately, back then, most of the iced teas available in the market, sobrang taas ng sugar, sobrang tamis. And then when I started volunteering dun sa Gawad Kilinga Enchanted Farm, I saw na, oh, the community knows how to make their own local version of iced tea. And so this is our opportunity to come up with a healthier na alternative. And not just healthier, something then that can help the farmers. Mm. Kasi the tea plant, although Filipinos love iced teas, it doesn't grow in the Philippines. Yes. Yung tea plant na Camellia sinensis. So hindi na nga tayo hot tea drinkers, pero hindi rin tayo tea grower. Pero we have this tradition of drinking cha'a. So I'm sure lahat yun na experience niya na may cha'a kayo sa na labat, ino. Sa labat, di ba? Yung ginger. Yes. Oh, now, whenever you have you feel something na masama, there's a cha'a for that. So we take inspiration from these na mga cha'a recipes. And then binabagay namin siya sa format na hinahanap ngayon, which is yung grab and go na malamig na, na iced tea. So doon nag-start yung story of Bayanig. So you see, no, mga kabeh, which is that the concept of social enterprise talaga. It's basically on three P's. Correct me if I'm wrong, Kuya Ron, di ba? People, planet, and profit. So una-una talaga dyan is people, and then you would care about the planet at the same time because that's when sustainability would come in. And afterwards, last but not the least, is the profit, of course. You are not just sustaining the life of the farmers that you are helping, yung creating impact, but also you have to sustain the business as well. So it's kind of a cycle. This is the beauty of social enterprise. You're not just doing business. You're doing business with a purpose. Yun yung natutunan ko, and then yun yung nakita ko sa Gawad Kalinga sa Enchanted Farm. And also kasi yung sabi ni Papi kanina, Encanto. Kasi yung mismo barangay, kung saan nandun yung farm, is called Barangay Encanto. Ang ganda ng Eh, alam mo naman sa Bulacan, mga pulang lupa, kung ano-ano. Oo. Mga nagmumurang kamati sa mga bayan, di ba? Oo. Nakakatawa yung mga pangalan. Alamang. Tungkong palay. Ilan ba ang flavor nito, Ron? Kasi gusto ko matikman lahat eh. Okay. Sa Philippines, we currently have 5 flavors. Yung una namin pinadala sa Australia, kasi this is a milestone for us. Eh. We're celebrating our first ever export outside of the Philippines. Yung bestseller namin, which is lemongrass pandan, yung pinakita nyo po kanina, yun yung pinadala namin. And then recently, at the height of the pandemic, we also released 2 new super healthy na mga flavors. So yung isa is lemongrass na ginger. So you can see we're specializing on lemongrass kasi again, yun yung kayang-kaya na i-grow ng mga farmers. So we're mixing lemongrass with this, lemongrass with that. So yung new flavor, lemongrass ginger, and then another one naman is lemongrass na turmeric. And I believe we're preparing the next shipment for Australia. Yes. By the way, I've invited another guest, ayan, ng director and manager ng Merchants Manila. A very old. Foggy. Actually, legit sponsor na ng Good Vibes Pilipinas. Nilalakad na lang namin yung aming documents. Ayaw kasi namin makuryente, kaya kailangan tinitingnan mo yung dokumento. So, ayan si Papa Eliezer Santos. Welcome, Papa Eliezer. But before that, Papa Eliezer, papasalitain kita. Papa George, any question to Ron first? Yung lahat ng to, sa Bulacan, lahat ang manufacturing plant, so to speak. Yung sourcing ng mga farms and manufacturing, mainly in Bulacan. And then there are times that we also get from outside. Kasi na-realize namin with the COVID, the pandemic, you have to have contingencies eh. Na kung malockdown yung isang area, you have to be able to source from other areas. But mainly, we're starting in Bulacan po. So obviously, kung may production outlet ka, you're generating employment locally sa Bulacan. Yes, that's correct. So both sa production po and also sa farming side. So ganong karami yung mga tao sa manufacturing side na natutulungan sa barangay na yun? Right now, around mga 10 po. 10 people sa community na tumutulong sa production. Good. Papa George, gusto ko lang dagdagan yung sagot dun sa tanong mo. No? Alam mo, nagulat ako na yung mga kasama ni Ron sa Bayani Brew ay dating nagtatrabaho sa mga multinationals, Unilever, ganyan. So,
sabi ko na na-impress ako, hindi lang basta pakuluan ng chato, alam nila talaga yung ginagawa nila kasi big time yung mga ano, and they're from a multinational company. At si Ron din, multinational company, the IT background yan, no? Yep. Iniwan nila yung very lucrative na trabaho for Bayani Brew. So, kaya nga siguro ang tawag Bayani kasi Bayani itong mga batang ito. I say bata kasi bata sila sa atin. Talagang nagpapakabayani sila para iangat ang antas, ang kabuhayan ng ating mga magsasaka and help poverty alleviation. Hmm. So, and kailangan talaga nating i-celebrate because Australia is the first country outside the Philippines na nagkaroon ng Bayani Brew. Kaya dapat, you know, that's a reason to celebrate. Una pa lang yung lemongrass pandan, susunod na yung favorite ni Papi Melvin na lemongrass turmeric. At saka yung lemongrass ginger, yan yung mga mahilig sa salabat. Yan, kasi yung boses namin, kailangan preserve talaga sa mga kanya. yung ginger, maganda sa throat yung ginger, exactly. Pero ako ang pinaka-favorite ko dyan, Kuya Ron, yung kamote. Maotot ako. Yes. I remember the name na of the girl na karumpo, si Ate Jules. Jules, yes. Ate Jules would give, every time na nagma-manufacture sila sa farm or nagbubrew sila, she would give me yung mga malalaking litro ng Bayani Brew ng lemongrass, lemongrass kamote na concentrated, tapos inuwi ko yun. Tapos ang ginagawa namin sa bahay pag may mga friends ko, ginagawa namin siyang cocktail. Yes, Jules. Siya yung aming technical na specialist, technical expert for R&D. Yeah. Okay. Nabanggit mo, May, yung lemongrass, yung Bayani Brew na kamote taps, no? Mm. May kwento yan eh. If you remember, nauso yung dengue sa Pilipinas noon. Mm. Yung mga nanay sa GK Farm, nagpapakulo sila ng kamote taps. Pinapainom nila sa mga anak nila. Kasi di ba yung dengue, it brings down your level of red blood ba yun, Mayora? O yun. So, pinapakain ng kamote taps at pinapainom nung pinakulo ang kamote taps. Kaya nauso yung kamote taps drink. Mm. And that became one of the best sellers niyo yun, Ron, ano? Yung kamote taps na Bayani Brew. Yes, locally. Yung reason na we don't bring it to Australia yet, kasi di ba matikat yung color niya, very pink siya na color, kasi we don't use artificial colors, artificial flavors. But because of that then, parang over time, nag-iiba yung color niya. Kaya for Metro Manila distribution muna siya right now. Or siguro special orders. Pero very world-class, ha? Even the packaging is really world-class. I'm really impressed. Congratulations. Organic, very organic. Nice. And after Australia, saan pupunta, Ron? After Australia, we have shipment lined up na for Singapore naman po. Wow! Good job. Okay, may questions dito from our Facebook chat. And sabi ni Trisha Oleta, hi, May. Okay, kilala yata ni ano yan, ni May. And Pinoy na busog, Modesto Des Arillado. Diyos, maray nabanggi sa inyong gabos, ha, mga Bicolano. Say it, H. Ha, ha, ha. And good evening, good vibes, Filipinas. Sabi ni Papa Jojo Hinato, ng puso. And Ruth Tudio, sabi niya, hello. And may question si Ate Salvi Salvacion. Question lang, which part of Bulacan is your farm? Ron, are you born in Bulacan? Whereabouts? Sa Angat po, Angat, Bulacan. Barangay Encanto, Angat, Bulacan. Pero hindi sa ano po ako, sa Quezon City po ako pinang. So parang advocacy namin na tumutulong kami sa farmers sa Bulacan. California Street. Angat, yes. Encanto, Angat, Bulacan. Very international. Multicultural. Akala ko Tungkong Palay, Batong Buhay, di ba? Sabi ni Ate Emily Sapra, ni Mama Emily, magandang gabi sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. God bless you all. Ayan. I'll give a table to our friend, Manila Merchants, and si Papa Eliezer Santos. Fire! Papa Eliezer. Promise sa akin ni Ate Marisa, hindi ako magsasalita eh. Hello? Can you hear me?
Oo, yes, alam mo, baka akalain nila si Martin Naviera ka. Hindi po si Martin Naviera yan. Si Epicer Santos po yan ng Merchants Manila. hindi po ako ready. Anyway, good evening. I'm just very happy na involved ako sa program na to. We're just starting with one product, one flavor, and hopefully we can offer all the five flavors pretty soon. And I have actually published all the retail shops na nag-offer na ng Bayani Brew. So I invite everyone to buy your own your bottles right now because they're really very, very limited supplies. So we're not sure yet kung kailan pa next availability. So grab yours now po. Oh, gusto ko lang yung sinulat ni Elisir na kung saan sila pwedeng bumili ng Bayani Brew sa My Asian Market, that's online, JJ Online Store, Online Milk Bar, Lutong Pinoy sa Deer Park, ayun, Pampanga Delicacies in Albanvale, Asian Oz in Shepparton. Oh, may regional na tayo hanggang Shepparton. Shepparton. Yeah, Mrs. One sa Frankston, Kabsat in Werribee, Amelia in Laverton, and of course, Merchants Manila sa warehouse ng Merchants Manila in Deer Park. Actually, marami pa po yung mga marami po yung makapila. Unfortunately, we have very limited supply right now. But I've sent the invitation for all my clients to offer Bayani Brew. And karamihan sa kanila really were excited to offer the product. Hopefully, pag may mga bagong supplies na tayo, we can have more and more retailers to sell them. Oh, ayan, Rowan. Marami kang kapati padala sa amin. Naghihintay na kami. Oh. Pwede ba mag-request kay Ron? Oh, sige. Ron, bago yung Singapore, Australia muna. Padala niyo muna. Sige po, sabihin ko. Pasensya niyo yung mga kababayan natin, mga nakikinigali ng Singapore. Pero kasi by the looks of it, mukhang maganda, napakaganda ng reception dito sa atin. And for sure, yes, kung saan mapupunta itong ating Bayani Brew, for sure magandang. Lalo na organic ano tayo, oriented yung mga nasa Melbourne pa lang. Napaka ano sa organic ng ano nasa Melbourne. Yeah, so far for mga Filipino stores pa lang in-offer natin. Hopefully with the locals where they really like organic, sana we will penetrate the local market. Yes. Pwede rin nilang i-order directly from me or Kemay, no? Meron pang konting supply. Pero ang bilis eh, na nakakatuwa kasi yung as soon as I announced it sa Facebook, ang dami talagang nag-respond. Kasi kung yung mga umuwi sa atin, they must have seen this sa airport, sa mga restaurants, no? Kilala na siya sa atin. And we'll work on the branding dito sa Australia kasi if this becomes successful, hindi lang naman yung social entrepreneur ang nagiging successful, kundi yung mga farmers na tinutulungan nito. And by the way, yung proceeds ng sales sa Melbourne and Perth, kasi nasa Perth din to, will be used to sustain yung pagtulong natin sa mga international students. Kasi nakakahiya naman kung parati tayong hihingi ng donasyon, di ba? Marami rin ng naghirap, nawala ng trabaho, nagkulang na ng oras sa kanilang shifts. So para maging sustainable din yung pagtulong natin sa mga international student, ang profit po ng Bayani Brew sa Australia, hindi lang sa Melbourne, kundi sa Perth, ay para sa pagtulong sa mga international students. So, two birds with one juice. Nice. Mabuhay. Okay. Siya nga pala. Basta mga basic, laging tatandaan na basta organic, don't panic. Boom! Pumasok. Ang dahil pumapakala. Ayan, Bibo, pasok! Ayan, ito na ang meeting namin kanina, mga basic. Kaya, sa wakas, makapag-Tagalog na din kasi sumakit yung utak ko kanina eh. Medyo mahapdi yung utak ko kanina kaya puro Inglesia na Inglesia eh. Kaya sakto-sakto ngayon, medyo
ano na tayo ngayon, Pinoy na Pinoy, ika nga. Mga beshi, mga guys natin, good evening guys, good evening. Bibo, kailangan mo lang uminom ng Bayani Brew para kumalma ka. Oo, okay. Kailangan pa ng isa. Shot na tayo mga kaibigan. Cheers everybody! Cheers, cheers. Exciting! Bibo, pakiulit mo nga ulit yung ano, kapag organic, paano? Always remember guys, if it's organic, don't panic. Boom! Boom! Picture naman tayo. Sino magpipicture? Si Melvin. Ako na, balik. Ito na lang. Hindi ako marunong. Melvin, paano magpicture? Ayan, kung sinong may ano dyan, nasa Facebook, but I can take a photo actually. Take a photo, Patrick. Okay, stolen shot guys, stolen shot. Tingin sa camera. Okay, ready? One, two. Ay, hindi nakikita yung... 10 seconds delayed pala tayo, ano? Okay, ayan. Ready? Pakangalay, ha? One, two. Okay. Basta pinoy, hindi nila kanawawala ang kodakan eh, no? Hindi mo mawawala yan. Exit mo ba kami, Papa Mel? Any more information? Salamat, Ron, ha? At regard sa inyo dyan, sa lahat sa inyo. Shout out sa lahat ng mga taga-Bayani Brew. Mabuhay kayo. Ayan. At sana ay matikman pa namin lahat ng flavor ng Bayani Brew dito sa Melbourne at all over Australia. Narinig gusto nila lahat ng flavor, ha? Pero actually, gusto ko dyan yung ano, yung parang, sana magkaroon kayong extract nung lemongrass and ano yun, yung suha. Uy, oo! Masarap na yun. Suha. Suha. E-R&D namin. Pomelo. Suha is Tagalog. Pomelo. Pomelo. Pang gin yan. Yan ang inilalagay sa gin. Pang chaser na to. Chaser na, boy. Tagay pa. Sabi ko nga sa'yo, Kuya, rin sa Ate Jones talaga nun. Parang every production nyo, magbibigay yan ng concentrated. Eh, maganda yun. Pomelo. Pomelo. Lagyan mo gin. Lagyan mo ng dalandan. Yan. Tagay, guys. Anyways, any more additional information and messages? Tita Marisa? Yun lang. Pwede na silang pumunta sa mga Filipino stores. Available na siya. Or contact my Melvin or me kung gusto nila ng direct. At yung mga gustong mag-fundraising na asosasyon, yung FASCO, baka gusto nilang mag-fundraising. Pwedeng-pwede. Ginagawa ito sa Perth ngayon. Dinistribute ng GK yung produkto sa mga different associations. At sila yung nag-on sale. So, the profit goes towards their group. Association, yeah. Pwede rin natin gawin yun. Oh, Papa Elisa? Cousin? Thank you. Man of few words. Kaya ako sabi. Actually, ano, sabi ko nga, ano natin yan, bagong sponsor niyan, Good Vibes Filipinas. So, oh, yeah. Meron naman tayo mga kakolaborate ng mga community-based businesses. Ayan, Papa Ron? Any okay, last words, Ron? I just wanted to share din, for Filipinos na living in Australia, na gusto nyo i-surprise yung mga loved ones or kamag-anak nyo in Metro Manila, you can go to bayanibrew.com and then you can have Bayani Brew delivered for free. Kami na bahala mag-deliver sa kanila, Metro Manila. So, walang hawahan, ha? Walang hawahan project. Nice. I want to thank Love Good Vibes Filipinas for this opportunity sa pag-announce sa aming first ever export outside the Philippines and also sa Merchants Manila and Tita Marisa for making this possible. Thank you so much. And thank you very much. Tita Marisa. Good night. And Ron, good night. Ayan. Napakasarap ng... Parang ayoko munang matulog, ha, mga besties. Ayan. relaxing, papi. Okay. Pero meron pala talagang... Ayun, mag-chismisa naman tayo! Oo, chismisan muna! Oo! Kumusta ka naman? Ay, naku, okay, Mayor Biba, wala ka kanina. Alam mo ba, ginisa ako ni Mayora with... Ako? Ah, gano'n ba? Okay. Parang sabi ni Mayora, ako? Ako? Lima, ako? Sino ang may sala? Si Mayora! Kasalanan, papi, sandali. Si Bunso. Kung kawawa naman. Kanina nga, ginisa ko na yan sa video call namin Ay, kwento mo, papi. Bakit na high blood si papi, Bibo? Ah, ganun ba, papi?
tuloy mo, Papi. Go. Go ahead, Papi. Alam mo, nidodrive ako. Mm-hmm. Ang in-expect kong, actually, Papa George, ito, since katanda tayo dito, para tayong kuya talaga dito. O, oh, sige. Yan, yan, yan. Makikita mo naman, ha? Tumawag ako para mag-deliver ng bayani, bro. Tsaka nung, yung ano niya, yung galing kay Bing na mga gift cards. Galing sa Bing, how are you, Bing? Maita Finance. And so, kasama natin yung mga, ayun, may, kay Carrier Auto. Yan, hindi ko naman sabi yung iba. Binigay ko na po yung na, yung kay ano, yung share ni, sino yan? May, yung tatlo kayo. Yung tatlo kayong binigyan ko ng gift card. So, ayan. Nandiyan na, binigyan ko. Oh, yeah. Yan. Yeah. So, papunta ako kay Thank kay Mayora, sa kay Ate Marisa. Kukunin ko ng yung bayani, bro. And also thank you Ate Marisa, 'di ba? Sa Thank you Tita Marisa yan. And Papi Elisir for the bayani, bro. Yes. Saka sa isang bisikleta na pwede kong gamitin ngayong summer. Thank you. Ooh, yeah. Wow. Ngayon ang pagtawag na pagtawag, at least si Mayora nag-respond. Kasi nga, dadalhan ko siya ng mga, ano natin, yung mga folders. Ay, sabi ko, ayan, buti, nag-respond si Mayora. Busy yan eh. May klase yan palagi eh. So, sabi niya, sige, pumunta ka rito. Ang sumunod na pumasok, si Mai. Si Bunso. Alam mo ba kung saan? Nasa bus stop. Wow! Sabi ko, at this day, 12 o'clock in the afternoon, nasa bus stop, naghihintay. Alam mo ba? Naka-sleeveless. What? Naging 28 degrees lang, naka-sleeveless ka na. Nagpapakita ka na agad ng laman. Summer na summer, dating nga. Sabi ko, sandali lang, Papi, tsaka Bibo. Eh, pinatanggol ko naman nga siya. Ayun naman. Oh, thank you. Pinatanggol niya yan. Papi, bakit ka ba nagalit kayo? Ako nga, naka-sleeveless din naman. Mm. Bakit hindi mo ako pinagalit? Sabi ko, yan duster yan. Duster ka naman. Duster yan. Naman. Pambahay yan yung suot ni May. Kung hindi spaghetti, fettuccine yan. Kaya yun. Fettuccine, yung fettuccine mo yung malapad-lapad. Yung spaghetti, yung string. Oh, ayan, malapad siya. Oh, fettuccine. Sabi ko, dadalhan pa naman kita kako ng bayani. Bro, isa lang sa'yo, isa lang. Bakit ka? Sabi ni May, bakit ka mo? Sabi ko, isa lang sa'yo kasi gala ka eh. Gala ka. Sambot nun. Yung pang bus stop mo ay nasa 5 kilometer radius mo. Kayo na ang humusga ngayon. O, tama ba si Papi? Well, anyways, actually, tuwing summer naman talaga, syempre natin. Medyo nasabik din talaga ang mga team. Kasi coming from winter, syempre naipon yung mga baby fats natin. Yung mga baby fats na ganun, yung mga ganun. Yung mga ganun, no? So, kailangan talaga natin i-expose yan. Diba? Expose para ma-burn, 'di ba? Kasi maganda eh, ngayon lang talaga gumaganda yung ano eh, ang weather ngayon. Weather. And coming from a meeting talaga, medyo pasok na pasok talaga yung mga kababaihan natin. Pasok na pasok yung kanilang mga sinasabi nating mga suot dahil talaga ganun talaga yung mga midrib tapos ganun din mga suot nila. So that's normal na rin talaga na magganyan na mag-summer outfit kasi medyo nasabik talaga mga tao ngayon. Kung ako ba, pwede nga gagawin ko yun, mag-ano ko, tawag dito. Mga, Borat, alam mo yung Borat na ano, na. Yung One Piece ni Borat, One Piece. Kumbigyan mo ng kaisipan ng asawa mo, ha? Actually, sabi nga, yung Halloween, Halloween yung pinakita sa akin ni Mrs. Halloween, ganyan, what? Oh, go ahead, Papa George. Papa George, ikaw. Kung tinanong mo ako siguro mga 2 years ago, pareho tayo ng sagot, Papa Melbs. Mm. Kaya lang, ang problema ko, nung ma-engage na ako sa community service, lalo na sa mga, yung sa mga tao may, I mean, yung people with disabilities. Kasi we advocate for, they equally have the same right as everyone else. Yeah. Eh, ang problema ko, siyempre, billing ama. Bako ako ang ama, no? Ano ba talaga yan? Diyan mo ko naiintindihan si Papi. Kaya lang, on the others, I'm wearing 2 hats. Yung isang hat is, well, we encourage yung that is your expression of yourself. Eh. So that is something that we encourage. Ay, joke lang naman sa akin yun.
Maybe it's her way of looking for some wanted BF, you know, di ba? Maybe it's actually yung nga sana yung ano sasabihin ko, di ba? Maybe it's her method, you know we don't know her methods, you know? So kasi feeling ko pagalagaan na ng papa, oh. Baka mas strict pa sa atin Papa Jor. ngayon pa lang, Evane, for the record, yan. Alam mo yung paglaki mo na, alam mo na ang gagawin mo, ha? Ako ganito lang yan. Basta ikaw ang bumibili ng damit mo, tsaka ikaw yung milyonaryo ka na, kahit mag-dupis ka na lang. Diba? Kasi walang problema. At saka for the record naman, mainit naman today and I am with my friends. Yes. Social bubble. Sabi ko na nga, baka nga mamaya ako pag telecast natin, may dumadaan na hubad na lalaki sa likod mo. Ha? Kasi mga girls, kami mga soldiers of love. Sige, ayan na naman tayo. Oh, ano? Kami mga lalaki, territorial kami. Pansin nyo, di ba? Alpha! Umakbay kami. Talagang aming ka. Territorial kami. So, pagpapasakay pala ng FX, di ba? Oh, D4. Masikip ang D4, ganon. O, dito ka sa gilid. Ganon kami ka-territorial. Dapat hindi ko makita. Normal talaga sa mga lalaki. Bakit dapat hindi ko makita ang ilalim ng tuhod mo, ha? Yan. Ano, mga ganyan. Walang dapat. Ako lang nakakakita. Ano, pag mahal namin yung mga girls na... yung girl na... Sorry. From the top. Lalo pag mahal na mahal namin. Sandali lang, ulitin natin yan. Like a soldier of love. Eh, sandali. Off the record. Ayan. Si May na naman ang pinag-uusapan natin. Kaya nga. Papa George, ikaw Papa George, anong bago ngayon? Well, buong araw hindi ata ako makakain. Hindi ko alam bakit. Hindi kasi noong umaga, dahil gutom na gutom na ako, yung mga kasamahan ko sa bahay, eh medyo nag-i-sleep in, nagsabado nga. Kumain ako ng hotdog. Eh parang feeling ko yung isang yun, parang masyado ako nabusog. Kaya lang, hotdog lang, kaya lang dalawa namang sandwich. Hindi ganun din. Tapos nung nagising na aking may bahay, edi siyempre, fried rice, yung itlog, tapos bacon, edi parang kain ulit ako. Edi parang umaga pa lang, dalawang beses na kumakain, nakalmusal. Kaya by the time mag-hit yung tanghalian, sabi ko parang wala yata ang paglalagyan ito. Kaya nabusog pa ako, kaya sabi ko, mamaya na ako siguro kakain. So yun yung aking yun. Eh, yun ang problema. Kapag weekend, eh talagang last week nga fried rice, itlog, yung danggit. Tapos meron kang sarap pag may bayani bro, tsaka gin. Di ba? Kaya yung sa akin, yung weekend talagang magandang araw yan as far as breakfast is concerned. Kasi hindi mo pwedeng gawin sa regular day, Monday to Friday. Kasi paspasan. Yes. Yan, Bibo, si Bibo pupunta sa akin bukas yan. Busy kanina, kaya ikaw pupunta bukas sa akin. Sige papi, i-schedule natin ang papi, walang problema. Parang busy ah. Pagka-trauma na si Kuya Bibo, dahan-dahan kasi. Nag-rebata. Anyways, i-update ko lang kayo guys, kanina nag-meeting ako sa work. I would like to give a good shout out to Charlie Golding. Hello boss. Hi Charlie! You're the best. Charlie! Samantha and Natalie, and also to Sarah. Sarah, sa Pilipinas, Sarah, di ba? Dito ang pronunciation nila, Sarah. Sarah. Get Sarah? Well, Sarah. And then, get well na lang. Yun na yun. Kasi hindi ka pwede makapag-English. Well, anyways, I would like to give you a good update na lang. We're very happy right now. Ang cases talaga na ngayon is 8 na lang, di ba? 8 na lang. In 2 weeks time, bye-bye. I'm hoping by October 19, we will wait another sa premiere natin. And then doon muna yung i-announce yun kasi ayaw ko na magkaroon ng ako pa maging cause ng leakage ng pinagmeetingan namin. And then first and foremost, please guys, appealing to all the people out there, avoid na social distancing. Nakakalimutan na naman, nakita naman tayo nangyari kahapon sa St. Kilda, ayaw ko mababay. Oh, pero hoping na magkipag-cooperate. Hmm? Kasi hindi lang naman ng government ang gagawin. Siyempre yung public din ko maging ano tayo, cooperative lang talaga tayo sa public. Then natin Bibo. This, ika nga. Yeah, Bibo, ang pinya ng problema eh. Masyado nating tinutuligsa si Papa Dan. Papa Dan. Pero dapat yun ang tuligsain natin.
'di ba? Yun yung mga taong 'yan ang nagpapahirap sa atin eh. Kasi dapat zero na, tapos bigla na naman. Alam mo, kung meron lang magsabi o merong namamaril na assassin sa ano sa mga rooftop, babaril ng isa-isa yun. Alam mo yung mga sa World War II na o sige, si John St. Kilda may nagsabi mamamaril daw ng ano ng mga nandiyan, may sniper diyan. Ewan ko lang kung may pupunta diyan. Wala ako sa St. Kilda. Ay, di ka naman tinanong. Bakit ka defensive? Hindi ko naman tinanong. Pero kanina, just to back up yung sinabi ni Kuya Bibo, no? Kasi nag-picnic kami with friends sa Royal Botanic Gardens. Well, may circle very, na, no? My circle and then very social distance naman ng mga tao. Kasi once yeah. Positive yung isa, yung nasa circle na yun, lahat kayo. Nakalakita yung mga beshi, no? Yung giorno, no? Hinalikan pa sa chicken, no? Habang nag-aano. Hindi acceptable yun. Hindi acceptable yun. As a journalist, you have a responsibility. So, na, ano, eh, you need to protect yourself. Hindi pwedeng ganun. And sana tuloy-tuloy pa din. We'll keep positive. Good vibes mentality. The American president is positive of COVID-19, huh? Oo. Oh, yes, si Donald Trump. Yes. Well, and the first lady. That means so, yung mismo sa loob ng ano, White House. Yes. May pero memes nga eh, guys, eh, mga beshi, may memes nga eh, na that means na si Papa Donald Trump at si Melania, they live the same bed together pa rin talaga. Compare kay King Charles at kay ano na hindi nahawa. So, yun talaga yung mga memes na lumalabas din, na nakakatawa lang din. They live, at least, di ba? Magkatuloy pa rin sila sa kama. Bibo, ha? Masyadong X-rated, ha? Pero yung nga yung sinasabi yata kasi talaga ng lahat na maraming tao nakakalimot kasi feeling nila, uy, wala na masyadong cases, kaya like, you know, excited na lahat, so nakakalimot na ng social distancing, yung hand washing, yung mga face mask. Pero I think yung nangyari kay Donald Trump, well, it just tells you na itong coronavirus na to, walang pinipili. Yes. So if it can happen to sa pinaka most secure na workplace in the world, so to speak, it can happen to pretty much everyone. Nasa Secret Service yan, yung mga ano niya. Siya, yun ang mga protectors niya eh, Secret Service. So, andun lahat yun. So, itong hinaharap natin to, walang pinipili pala talaga. Makulit. Sabi nung pagka na-target ka, that's it. Parang yung mga soldiers of love, makulit kami eh. You know? Makulit talaga kami. Boom. Kasi we're persistent, you know? Yes. Ang goal namin is to have you. To own you. To own talaga, to own you. Only you. Okay. Yeah! Pero isa lang yung you na yan, ha? Hindi plural yan. Use. Iba yung use. Singular you lang yan, ha? Yan. Mm-hmm. Okay, so, moving along, let's come to love na. Ayan na. Ayan na naman. Nakalimutan naman mga beshi, yung 6 months challenge. Yan open. Anong mararamdaman? Hey, makikita mo ako dun. Ang pera ko dun, eh. Yeah. Yes. Australian Open, tapos si Dominic Tim yung naglalaro. Ituperahin ko siya. Kay Dominic ako tututo. Kawawa. What? Ganun? O, soldiers of love. Sorry, soldier. Joke lang. Well, okay. Ang hirap kasi, Ate May, parang you cannot plan things out just before they happen. Really? Pero yung spark. Yung spark. Di ba may pinakilala sa'yo? Tama yung ask ni Papa George eh. Pinakilala, eye contact, holding hands. Nangyari na ba sa'yo, may biglang bumulusok na spark ba talaga? Parang love at first sight ba? Zing! Ang tawag ko, zing! Pero meron na, nung nasa university ako sa Pilipinas. Nangyari na yan, university sa Pilipinas, pero it turns out, good friends lang kami. Ako kasi, hatugot ako, you know? Hatugot ako. My left, the universe. Alam mo, Bibo, kasi tayo, hatugot tayo. Tapos, strict ang parents ko talaga. Tapos, alam mo, yung career lang talagang priorities ko. Okay. Siyempre. Okay. Kaya talagang, kahit nag-girlfriend ako nun, sabi ko, marami kong pinag-aaral ng mga kapatid. Hope you understand. Sabi niya, don't worry, I can manage. I can wait forever if you say you'll be there it's too. It's okay. Akong bahala sa gastos. Ay, paano pag sobrang busy? Paano pag sobrang busy? You can make, alam mo, Mai. Ito, Mai. Ito siya sabi ko, pag gusto, maraming paraan. Pag-ayaw, dead ma. Yan! Ako, share ako kay Mai. Pag masyadong busy, na-experience ko yan eh. So, masyado akong busy, you know.
I was doing my master's degree back then in the University of the Philippines. Masyado akong busy. Nang babae. Nang babae siya kasi masyado akong busy. I was like, oh my God. I mean, you know, I mean, okay, go for it. What? Meron din si, yeah, nag-open na si Ayora. Si no. Paano pag siya yung sobrang busy? As in legit busy. Hindi ako demanding kasi may eh. I'm a very independent woman. So, girl okay, power. Girl power. That's why it works for a long distance relationship. Kaya nag-work yung long distance relationship sa akin eh. Kasi hindi ako nagagalit na ay hindi kami nakapag-usap kasi wala kaming time. Hindi ako ganoon, you know? I mean, I have my own sets of things to do. He has his that's own true. Sets of things to do. I just support him, he supports me. Ganun siya. Pero hindi ako yung tipong anong oras mo ako susunduin? Ba't wala ka pa? I'm not like that. So, kung busy siya, sinabi niya sa akin, busy ako, may trabaho ako, okay sa akin. Eh, busy daw siya, nagsushoot siya ng commercial kasi nasa adverts siya dati, yung may ex-boyfriend. So, may overnight, magsushoot ng commercial, iba na pala yung sinushoot. Ano ko na, di ko alam mga ganito mga usapan. Diba? Eh, okay lang naman sa akin. Trabaho yan eh. What's the point? Ba't kailangan mo magtanong? Ba't kailangan mo magselos? Trabaho yan eh. Yeah, go for it, no? So, ilang araw na nagsushoot, you know, out of town, kasi ganyan-ganyan. Oh, eh, yun pala. Iba na yung sinushoot. Iba ng basketball yun. No? Iba ng basketball. Kaya yung mga tao sa advert, hindi pwede maging soldiers of love. Only in good. Diba? Dito lang sa good vibes. Yun lang. So I feel like tama si Ate May, no? Kasi at this age, well, in the past talaga, meron akong experience na parang, ayoko kasi na parang pinatext ako lagi, na parang, kumusta ka na, ganyan, ginagawa mo, kumain ka na ba? Kasi ay, dami-dami mo nang ginagawa. Uy, may mga ako, comment, may mga comment kay May yun, puro kay May ang comment, tingnan nyo nga. Totoo ba? Oo, oh, tsaka kay May, sabi, talaga ba May? Sino favorite K-pop artist mo? Klingi po si May. Si May eh. BTS. Trisha. Sabi ni Ate Salvek, I think kahit hindi ka busy, kung mambababae sila, mambababae yan. Inborn? Hindi kasi soldiers of love, ate. That's why. Wala. Iba. Gagayahin ko si ano, gagayahin ko si Ate May in terms of love. Parang hindi ako magiging demanding. Kung sino ka ah, mahirap din naman yun. Ako kasi. Basta ang ipapayo ko lang sa'yo, May, huwag kang pipi. Pagka, halimbawa, katulad ko, nakapili ka na ng tao mahal na mahal mo. Gustong-gusto mo siya, halimbawa. Di ba uso sa atin yung ipinapatato yung pangalan? Huwag kang pipili ng full turn. Mahirap mahanap. Mahirap magpatato ng full tone. Mahirap makahanap ng iba pang full tone. Speaking of tattoo, sige na. Dyan, pwede. Yan, nakayo tayo ng tattoo-tattoo ngayon, ha? Tattoo tapos naka-embose pa, oh. Alam mo, wala akong maibigay kay May na advice, eh. Bakit ba ako? I mean, okay, I can cope up. Kasi hindi na marunuman ligaw. Para sa tayo, Papa George. Talagang, diba, ano, ikaw ba, Papa Melvin, marunan ko pa ba manligaw ngayon? Teka. Actually, to be honest, ang niligawan ko lang itong si Mrs. To be honest. Kasi, hindi ko naman sinasabing parang ano yun? Ano yung nagpagmamayabang? Kasi by that time, since, siyempre, panganay ako, I'm involved in sanggunang kabataan, di ba? Yung mga youth. Ang mga babae kasi, ang gusto nila yung mga yun eh, yung mga gusto ko yan, mga leader, mga di ba kasi mga strong para personal. Para ko palang rockstar. Eh, kasi sa Pilipinas, actually sabi ko ngayon, mas yung mga magulang ng mga ano, ng mga kababae, yung mga babae doon, uy, ligawan mo naman tong anak ko. Oh, yung mga mismo, alam mo yung mga ganun sa ano, sa mga probinsya, na may inirere, may yung anak nila, may gusto ipares yan, na yeah. Gusto mo, yan. Sabi mo, alam mo si Melvin kasi, as a magulang din, alam mo, nakampante ka na hindi ka magugutom sa taong yan, hindi ka abusuin ng tao yan, di ba? Hindi ka pababayaan ng tao yan. Yung mismo mga nanay, ang, uy, napakagalang naman ng batang yan. O, sige na, itong anak ko, kung pwede. Mga ganong style. So, lumaki ako na ganun, na
kahit sa college, kahit sa high school, parang minsan di naman ako gwapo, pero to naaminin ko may nagpadala sa akin ng mga bulaklak. Panagin mo si Mama, siyang nag-receive ng mga cards sa kanyang mga ano eh. Kasi wow. Doon sa kanya pinapaano, pinapaabot. Oh, may nag-aano sa iyo, nagpaabot sa iyo ng bulaklak ha. Alam mo lang ganun. So, para sa akin, hindi 'yun ang priority ko din. Kaya medyo nababaliwala ako kasi ang priority ko is to become a role model sa aking mga kapatid. 'Di ba? Ayoko na mabuntis, ayoko gusto ko tumapos, pagtapos ako para magtapos din yung mga sumunod kong mga kapatid. So that's my mentality. Kaya nagkaroon ng siguro ng mga fling-fling, pero hindi seryoso because iba yung state of mind, diba? Mindset niya ng ano eh, ng parang gusto ko makagraduate agad, kaya nag-aral ako, bata pa ako, nag-engineer ako at the age of 20, di ba? So, tapos may dream ako ng palipad ng eroplano, pumunta ako sa Air Force, tapos kung ano-ano pa man, gusto kong pumunta sa ibang bansa, kaya, kumbaga na-achieve ko yung mga goals ko because isinang tabi ko yung panlalandi ng lalaki. Kumbaga, ang lalaki kasi marunong manlandi yan eh. Di ba, Papa George, sa Vivo? Eh oo, nakalimutan ko na yung matagal na eh. Kasi ang lalaki, hindi ka naman mabubuntis eh. Yun ang, hindi ka magsasuffer, di ba? Kaya lang, hindi ko, may mga babae kong kapatid na apat na sunod-sunod eh. Na ayoko mangyari din sa kanila. Kaya, hindi ko ginawa din yun, kumbaga. Yun ang ano ko dun. Nagkaroon din ako ng relationship, ng mahaba, nasa Bicol. But, nung namatay si Papa, siyempre, nag-iba yung priority ko. Ako naging ama ng pamilya. So, we waited until, di ba, we were not that, di na kami, naging kami. So, ganun talaga. Sabi ko kayo, hindi yan, it's not about the time. It's about the quality. Ito lang masasabi ko. Ang importante kasi sa tao, dapat masaya ka sa taong pakikisamahan. Hindi pwedeng gwapo, hindi naman matalino. Pero pag masayang kasama mo siya, na alam mong magsasama kayo habang buhay, yun eh. Yep. 'Di ba? Hindi yung gwapo, matanda, bata, 'di ba? Wala dun sa mga qualities na 'yon. Ang importante, yung tumatawa ka pag nagpapatawa siya. Pag nagpapatawa siya, tumatawa ka naman, 'di ba? Na hindi pwede. Yun lang naman yung importante dun eh. I feel like tama si Papi sa part na 'yon na parang you know, kasi aminin ko ha, during my mga 19, 20, 21, 22, ganyan, dapat, Diyos ko, dapat yung may jowa ko, ganito, ganyan. Kasi ganito na ako eh, dapat ganyan din siya, dapat pantay. But then, what I realized is, as you grow older, parang you were just looking for someone that would make you happy in simple ways. Na parang, ay, may nakita kaming dahon, gagawa ka ng kwento sa dahon, yun na din tatawa na lang kayo, then you forget everything about life, as if the world revolves around the two of you lang. Alam mo yun, yung mga simple things that matters the most, ganun pala siya pag parang nag-iiba na yung priorities mo. Kasi for teenage years, you just want someone good-looking, and then from early 20s, well, early 20s pa din naman ako. But then, you know, as you transition on being in the middle 20s, late 20s, you would realize that you would just looking for someone na that you can be happy with in very little ways, ganyan na hindi mo kailangan ng magarbo. Yes, but also just a little bit of word of advice then, Maya, no? It's not all about flowers and romance and things like that. You also have to put yourself into a situation, what if the bills are coming? You know? What if the bills are coming, the mortgage is coming, yeah. You know, all these things that could also put a lot of stress into your relationship. Yes, for sure. Pero, it's not all about sugar and honey all the time, yeah. You know? There are a lot of bumps along the way too. You know, what if you lose your job? What if he loses his job? What if, because if you're looking for a relationship that will last, hindi lang siya yung courtship na dapat mo tinitingnan. Courtship is good, you know. I always pakit lang yan, pakit yan, pakit. Pakilig-kilig. Kasi kayong problema eh. Ang problema lang sa courtship kung ano, third party. What? Which means say na tapos na kayo. Pero kapag ka, you're looking into a long-term relationship and staying with that person, you have to be realistic, you know, with all these
reality of life na hindi na ko cover ng magazine. Hindi siya na ko covered ng Cosmopolitan. Walang eight steps to managing your financial security. Walang ganun eh. So, you really have to look into that aspect na paano ko i-deal tong challenge na to. What if one of you got sick? You know, what if one of you lost his or her job? There are other stuff din na kailangan bukas yung isip mo to have a look into. Na ito ba yung klase ng tao na sasalo sa akin pagka dumating yung ganitong mga problema. Katulad ng pandemic, hindi naman natin inaasahan to eh. You know? Paano kung bigla na nga lang, 10 oras na lang ang trabaho mo, paano yan? Diba? Baka mamaya, sorry, babay na sa'yo, sorry, wala. I can't do anything, I can't help you. So, there are other factors. The reality of life has to also be considered. Yun lang yung kailangan ma-realize din ng mga younger people, diba? It's not all about, as I said, flowers and chocolates and chocolates. Yung na-experience mo, Bunso, is ang term natin dyan is adulting. Yes! I'm adult. At the end of the day, iba yung lalaki, iba yung babae. Yep. Yun ang tatandaan nyo. You need to preserve yourself for the right one. Because if the right one comes and nabuntis ka ng iba, o kaya nalaman niya na marami kang issue, the right one might not accept you kahit mahal na mahal ka. Because ayaw ng tao na may stress sa buhay. Diba? Ayaw ng tao na mahal nga kita. 10 naman ang anak mo, puro naman ibang tatay. So, mahirap yun. Yun yung complication sa buhay na magsisisi ka na dapat di ko kinawa to. Dapat inantay ko na lang. Since hindi ka makapagantay kasi you like fun, di ba? And playing along, pag dumating na yung right one, oo, mahal nyo nga isa't isa, puro naman kayo away. Di ba? And dun naging unhealthy because yung irresponsibility as parents, di ba? Yung pagiging irresponsible mo as a couple, nawawala. Di ba? Nawawala yung trust. Kasi, syempre, sabi ko nga, iba-iba yung personality ng lalaki. May mga protective, may mga soldiers of love, di ba? May mga loko-loko din, di ba? Kaya nga iba yung sinushoot kasi yun yung personality niya. Di ba? Trigger happy eh. So, iba yung personality. But, nagbabago ang lalaki, depende sa babae. So, ang lalaki, since ang isip ng lalaki, walang mawawala sa kanya. Ako, inisip ko, wala lang mawawala sa akin eh. I am responsible. I can, di ba? Kung ako lang, okay lang na mag-single ako. Iba-ibang babae, okay lang. Because I can provide. But the problem is, it's not about that. Di ba? Mm-hmm. The most important thing is you need that person to love you unconditionally. Di ba? To make you happy unconditionally and will provide for you kahit ano pang mangyari. Yun yung importante doon. Kasi sabi nga ni Mayora, yung mga pa-cute, guwapo, yun yung mga trigger happy. Pero beyond that, kung sino pa yung hindi mo in-expect, di ba? Marami ka dati, sabi mo nga maraming idealismo, ang dami yung standards. Parehas yeah. Na ang lalaki. Ang lalaki gusto tatlo. May tatlong klase ang babae para sa lalaki. May lulokohin, may kaibigan lang, at may siseryosohin. Alin ka dun sa tatlo? Yun ang dapat tinitingnan mo sa kanila. Ano ba ako sa'yo? Dapat yun ang tanong mo sa lalaki, ano ba ako? Am I the one who's going to be a wife material? Or just a BF, FB? Di ba? Kasi if that comes along, babalik yan, karma yan. Di ba? Hindi, kung kailan may darating na sa'yo, saka kaagawin ng past mo. Because your past will chase you kung ano yung ginagawa mo sa past. So, yun ang number one. You need to preserve everything na sa'yo as a babae because matataas ang standard ng lalaki. Di ba, Bibo? Di ba? Yes. Ba't naman ako magkakalak sa 5 na ang baggage ko? Hindi na ako napipiliin. Mahal kita, pero maraming single dito. Di ba? As a lalaki, it isn't that you and who. Di ba? Kung ako, oo, gusto mo ko, mayroon ka ng 5 anak sa iba't ibang lalaki, ba't kita pipiliin? May single dito, mayaman pa. Mas secure ako dito. Those are the things na sinasabi ni Mayora.
We also need to be practical in life. Ayan. Oh, mainit na tala kayan. Oo nga. Pwede mo magtanong, pwede mo magtanong. Advertising dyan, huwag kayo mag-shoot ng mag-shoot ng kung saan. May pinagdadaan dyan? Pwede ba magtanong? Go ahead, Papa George. Short versus long engagement. Depends. Depends kasi yan. Short or long engagement? Yep. Ako? Engage na lang. Girls na lang magsasagot yan. What do you mean? Hindi ko get. Yung so, nag-engage na, nag-engage ka na. For example, ito yung engage eh. Engage kasi yung parang pinangakoan ka ng kasal eh. Mm. Yun ang, ngayon, yung short engagement na sinasabi ni Papa George, okay, namanhin ka na ako sa'yo bukas, kasal, o kaya sa next month, 3 months, kasal. Okay. Merong mga engagement ring, pinangakoan na kita ng kasal, pero after that, 10 years pa. So yun yung sinasabi ni Papa George. Diba? Ay, may mga ano, mainit tong mga comment. Papa, ano? Pakibasa nga mayo. Ano, mahilig ako sa long-term relationship, Papa George, yun ang masasagot ko sa iyo. Oh, bakit Mayora? Hindi kasi pagka gusto kita, ikaw na 'yon. O hindi dapat ano na, kasal agad. Ikaw ang yung lalaki ang nagbago ng isip, kaya hindi tayo nagkatuluyan. Kasi ako para akong penguin eh. Pag gusto ko, eh, 'di ba? But why would I want? Para I mean, why would you my you are mine and I am yours. You yeah. Don't like. So pag nag-decision ako na gusto kita, ikaw talaga yung gusto ko. 'Di ba? At hindi naman ako nagde-decision kinabukasan lang. You know? I have to make sure that I like the person. So pag gusto kita, ikaw yung gusto ko. Pero kung hindi tayo nagkatuluyan, ikaw may problema, hindi ako. What? Yeah, it's true. Masyadong batanggen niya. Kahit isa sa ex-boyfriend ko pumunta humarap sa akin ngayon, hindi ako naging problema nila. Sila ang problema. Kaya hindi kami. Grabe. I'm very sure. Buti na lang, walang dalang balisong. Buti na lang. I'm very, very sure. Walang sumbatan, ha? Sinusumbata, walang sumbatan. Pero naman ating comments. Basahin natin yung comment. Ay, mainit yung comment. Mainit. If I love the person, I love the person. There's no playing around, fooling around, you know? So, if the relationship comes to an end, he was the one who did something for me to let go. Kasi, di ba? There are certain things naman kasi that you can compromise eh. For example, for me, there are things I can compromise, but there are things I cannot compromise. So, I lay the rules. If you break the rules, edi wala na tayo. Naka-rules na nga. Igibin ka. Oo, naka-rules na nga. Hindi mo pa ginawa. Edi, I can't deal with that. Kasi pag may rules tayo, I follow the rules. I don't do things that will hurt you. Why would you do things that will hurt me? If you hurt me, I cannot tolerate that. Goodbye. Close the door. Goodbye, Pilipinas. Boom. Boom! Mabili sabi nga ni Miss Liz Gimora, paano pag yung gusto mo may problema? Yan. Paano nga naman? Meron pa bibong mga nauna. Mga naunang comment. Gusto ko maano yung mga unang comment. Paano po kung lalaki naman ang may anak at ang babae ang single? Ay! Yan. Actually, nagkaroon ako ng relationship na ganyan. So, ang lalaki, ang babae, ang single, may anak. Ako ang single, tapos yung lalaki meron na siyang dalawa. Ano masasabi mo, Mayor? Ikaw muna. Ako kasi, mahirap siya in a way kasi I'm very career-oriented. So, pagka kasi family man, you have to take in all the responsibility as well. Kasi kahit naman stepmom ka, dapat maging mabuting mom ka pa rin for the kid. Yes. Diba? Hindi naman dahil stepmom ka, you're the usual, you know, madrasta mode, stepmom na Cinderella or whatever, diba? If you put yourself into that responsibility, you have the responsibility to look after the kids and to make sure that these kids will become good part of the community, to become good citizens. And that, and when you say that you're in that relationship, kaya mo rin gawin yung responsibilities na yun. Diba? So, meron siyang anak. So, I was thinking to myself, tapos magkakaroon pa kami ng aming anak. So, ang daming responsibility. And for me,
children, I know a lot of people will say this, that I'm selfish, but for me, I'm very focused on my career. So I'm very ambitious. Okay. So for me, yung pag-aanak, pwede ko siyang ilagay sa isang lugar na hindi sa ngayon. Okay? Hindi ako nagmamadali na, let's get married, let's have children. I want to have children right now. But I can put that aside and do things that I'm really, really focused on and then get back to it later. Okay? Especially in Australia, you can freeze your eggs yes. and have IVF and you can have children later. Pero kung yung partner ko meron na siyang anak, hindi ko pwedeng gawin yon. So even though I love the guy, I just love myself much more and my career much more and what I want for myself much more than that. And I can't do the responsibility. So I have to let go. But we're still friends. So those, we're still friends. Tama si Mayon. Those are baggages. Hindi ko kaya eh. Eh, ikaw, May, yung manliligaw sa'yo may... May anak na. May responsibilidad na rin sa buhay. Sige It's na. So hard for me to answer the question kasi po kasi I'm very ambitious as well. Na parang I'm very independent on my own thing na kung ayaw niya o di ayaw niya, I can do that alone. May ganun kasi akong mindset eh. That's why in the past, ilang beses ako nasabihan na selfish and... Well, that's okay. Know, Yeah, ina beso ko na sabihan na selfish and you are very selfish. Sabi sa akin. Sinabihan ng selfish mga beshies. But then again, you're not alone. Yeah. But then again, what I realized talaga is that the right person for you would accept you for who you are and would support you all throughout as you become the best version of yourself. You know, parang ang hirap niyang gawin or ang hirap hanapin ng tao na 'yon. But firm believer kasi ako na what is meant to happen will always find its way to you. You know? So yung kung po yung tatanungin, it's so hard. It's so hard for me to really answer the question. But if you really love the person and you have set limits, boundaries, and even priorities, if you've set out the rules, if you plan it out, na alam mong ganun yung mangyayari, na you have to like foresee what would happen in the future if you push through with that relationship. And the foundation is really trust na kaya nyo against all odds. May mga ganun kasi, it's case-to-case basis. But for me, as of the moment, I wouldn't take it as a no, but I wouldn't take it as a yes as well. Because that really depends on the plans. That really depends on the plans that you guys have thought about, of you guys have talked about talaga na parang, okay, are you willing to accept me because I have a kid? Are you willing to accept me? I'm very ambitious and very selfish. Are you willing to accept these flaws? And if both of you said yes, then you both can work it out. So for me, I'm in between. That really depends on who am I dealing with and what am I dealing with and how we will deal things together in the future. Na alam na namin na yun yung mga kakalabanin namin problema, di ba? I know it's very safe answer, but that's just how I feel it is. And that's just what comes to my mind. Do you want me to answer that? Yes, no, please. Ayan, ito yan. Actually, pinag-usapan namin yung mag-asawa. And she has, may panganay nga kami. Yan, yung anak ni Aina. Sabi ko sa kanya, kung binata ako, hindi ako papayag kahit mahal kita. Because those are my standards by that time. Tama si Mai. I love myself. I want to preserve myself. And there is someone who's going to be worth it sa akin. Because I work really hard. I preserve myself as well. And siyempre, iniisip ko ng mga doktora, lawyers, di ba? Ganun. Kahit kayo gusto nyo ganun eh. Kayo mga babaeng nasa career ano mga CEO, di ba, yung mga gusto nyo, yung mga attorney, ganun din kami, di ba, Bibo? Ganun din tayo. But as challenges, and kami, ano, talaga nadidiscriminate, kaming mga lalaki, nadidiscriminate kami sa babae. Lalo na yung mga, alam mo na, nadisgrasya ng sa maagang edad. Kami pa nagsasabi, yan, hindi kasi. Di ba, alam mo, kasi, kahit nga nung nasa high school tayo, makikita mo, may mga classmate akong nabuntis agad. Kami mismo ng lalaki, kasi ganda pa naman. Di ba yung mga ganyang style? Hindi ko sinasabing
we accept that at our early age. Kasi iba yung standard and priorities natin. Mataas ang pangarap natin ng saranggola ni Pepe, matayog eh. So iba yung standard natin. Pero ang mali natin sa edad natin yun is we judge. Pero dapat, kaya nga pag nag-advise ako, you cannot judge the situation. Yeah. Because if that is your destiny, that is your destiny. Pero this is the reason why you need to make your own destiny. That's true. Diba? So kahit anong plano mo, isipin mo ako napaka... Marami mga sa sitwasyon ko pang malaalam mo kaya ang buhay ko eh. Akala ko, I have a 10-year relationship. We thought, hindi na kami magkakahiwalay. Diba? Ganun din yung mga panahon. Akala ko, tayo pa rin. Akala natin, hindi. Diba? So, those are lessons sa life na pwede natin gawing aral at as we grow. We grow. Sabi nga ni Bibo, adulthood. Diba? So, we grow there. And hanggang sa dumating na magkaroon na din ako ng anak, pagkat may anak na rin siya, dun ko naintindihan, that's the reason why Lord is good to give you some lesson. Binigyan niya ako ng lesson. Ah, dapat pala hindi ako noon ganun kadiscriminating. Inamin ko. Kasi mataas ang tayo ang lipad ng saranggola ni Pepe. Diba, Bibo? Kahit naman ikaw, kasi may mga parents din tayo. Oh, ayoko nang may broken family dyan. Ha? Diba, Bibo? Ayoko nang mag-girlfriend ka ng mga disgrasyada dyan. Ganun ang mga parents natin. Yep. Our parents are protecting us from that kind of future. Which is, malaking pasalamat ko rin sa aking parents. Kasi sila talaga yung nag-guide. Eh. Kasi as a guy, ang daming options. Sobrang dami. So, kundi lang din naging strict si mommy tsaka si daddy din talaga. Alam na mga friends ko yan, alam na mga kabanda ko, alam na mga classmates ko na kung gaano ka-strict yung parents ko. Alam talaga nila. So, thankful din ako kasi without their guidance, alam ni Papa George yan, First Street, Second Street, Fourth Street, lahat yan sa lugar natin. Nandun lahat ng ang mga options, sika nga, diba? So, honestly, wala naman tayong niloko. Wala naman tayong niloko. Malinis ang konsensya ko. Walang niloko. Pero malaking pasalamat ko din na syempre yung parents is God-fearing. Number one yan. Talaga, pag once na... Syempre, lapit ang bahay namin, Papa Diyos, sa St. Jude lang eh. Talagang every Sunday, kailangan maging family-oriented ka. Yun talaga, i-guide ka rin talaga nila. And then, yung pangaral din nila, which is good, hanggang ngayon, nai-imply ko na sa family ko, sa baby ko, sa wife ko, which is good din talaga na wala perfect. I'm not saying I'm perfect, pero syempre, mas lamang pa din yung nasa tama compare sa ano. So, yun. One more thing. Actually, yung sinasabi natin, ang importante, kung kailan na nag-settle ka na, gusto mo na mag-settle, huwag ka na magbinata. Yeah. Yun ang problema. Kaya ka nag-fail, kaya ang lalaki nag-fail sa relationship because akala niya, di ba, binata pa rin siya. Once you go to that situation na gusto mo nang mag-settle, yun ang kagandahan. Nagsawa rin kami sa pagkabinata. Nagsawa na kami sa pagkabinata. Alam na namin yung risk and dangers of those. Di ba? So, yun ang yung pipiliin mo, Mai. Yung sawang-sawa na sa pagkabinata. Kasi kahit anong gawin mo, nagagwapuhan, napagkamilyonaryo, na kahit may asawa na gusto pa rin maging binata, dyan marami natutusok. Yeah. Yan. Meron din mga lalaki na hindi nag-graduate, di ba, papi? Sarap kaya lang ganun. ang tawag doon na Mayor, nagma-masters pa. Oo. Hindi nag-graduate sa pagkabinata. Alamin pa ba, George? Nagma-masters pa ng pagkabinata. Inborn kasi, inborn. Pagkatapos siya, mag-doctorate pa yan. Hintay mo. Yeah, nag-PhD sa pagkabinata. May mental kasi ang problema ito, mayroon pa kasing nabubolang babae. Yeah. Pag yung babae lumaban na, nagputulan na siya, wala na yan. Kahit anong gawin mo, kung putol na yan, babay, babay.
Di ba? Ganun lang yun. Di ba Ate Eva Olivar? Ate ano? Liz Kimora? Nina, diba? Alam ni Ninang yan. Alam yan. Putol mode. Kasi sabi siya, sige ka, putulan kita. Tingnan natin. Hmm. Ganyan ang mga threat. Ah, siyempre, oh, hindi. Sorry, mami. Sorry. Hmm. Putol pero, mode. Ang maganda lang sa pag-ibig. Ang maganda lang sa pag-ibig. Pag pinagtagbo kayo ng tadhana. Yes. Sino mga masarap na kwento? Yun. Akala mo lang yun. Yun pala, susunod na ang tadhana mo. mas masakit pinagtagbo pero hindi tinadhana. Yun ang masakit. Yun. Oh. Kasi, gusto kong itanong lang muna. So, halimbawa, ano, so, halimbawa, you like the girl. Ano naman ang mga punchline nyo? Ay! O kayong dalawa like muna. Kayong dalawa ano muna, Bibo. Kayong muna dalawa, Bibo. Papa Diyosa, ang hirap. Ako okay, hindi na ako marunong kasi manligaw. Kaya ako direct to the point na ako. Nakalimutan ko ni. Ako direct to the point lang din. Kunyari na, nakasama ko, nakilala ko siya sa somewhere. Mm. Nasa banda rin ako din. Labas tayo, go out. And then, yun na. Tapos yung si... Basta yun na. Labas MU tayo. Na, MU. MU na, mag-una. Direct to the point. Ayoko nang ano eh. Sinasabi ko kagad yung pakay ko. Hindi tayo friends ha, may pakay ako sa'yo. Parang ganun. Yun ang ginawa ko din kay wife eh. Direct to the point. Okay. Ako parang lasing ako pag talagang gusto ko yung... bigla ko nagkaroon ng zing. Kailangan malakas ang loob ko. Sabi ko, palalakihin kita. Palalakihin muna kita. Babantayin kita, palalakihin kita. Pag okay ka na, akin ka na. Nga ganun. Wow! Siyempre. Long term ito! Ha! Lalo na siyempre, mga panahon, 18 years old. Diba? Ako 18 years old, siya 15, mga 14, mas bata sa akin. O kaya, kahit matanda ka, akin ka pa rin. Pero, yan yung mga bola style. Pero ang pinakatunay niyan talaga, isasabihin mo sa kanya, look, may pakiramdam ako sa'yo. Masaya ako pag nakikita kita. Iniisip kita pag gabi. Ganon. Totoo yung ganyan, mga ganon. Hindi ako nag-invento. Totoo to. Kasi hindi ako magsasaya ng oras na sabihin to sa'yo kung ganyan. Kasi busy akong tao. Since may pakay ako sa'yo, ang pakay ko sa'yo, may pakiramdam ako sa'yo. Hindi lang sa gusto kita. Basta may nararamdaman ako sa'yo. Di ko alam kung saan to ahantong. Basta't alam mo, na meron akong pakiramdam sa'yo. Yan! Ganun lang! Grabe! Ang init ng tala kaya na yan! Di ba? Soldiers of love! Yan! Yan ang epekto ng sili. Talagang mabilis. Ganda talaga ng bayani, ha? Anong bayani, bro? Tumalabas yung mga love story dahil sa bayani, bro, talaga eh. Bayani, bro. Matindi bayani, bro, na to. Uy! Masyado tayong medyo! Time na tayo! Eh una, yung mga sponsor baka makakalimutan. Oo nga pala. Oo nga, sige, maraming. Kasi isa na ulit. Attorney Miranda of Miranda Migration, maraming salamat din. SD Property, Sheila, hi, maraming salamat din sa MLB Group of Companies. Hello, Boss MLB. Syempre, maraming salamat kay Bernardine ng Mighty Finance at syempre kay Papa Mel Andrew ng Talier Auto. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, for our future sponsors, maraming salamat. I will name names when the contract is done po. Maraming salamat po sa inyo. Yes, guys? Yan na. Alright. Last words na ba tayo? Yan na, sige na. Lalo umiinit eh. Nagpapawisan talaga ako eh. Pag-ibig talagang mainit yan. Maraming salamat syempre sa ating Bayani Brew at mabibili na po ang Bayani Brew sa iba't ibang mga Filipino shops all over Melbourne and Perth. At syempre maaari ninyo din kontakin si Tita Marisa, si Mai at si Papi kung nais po ninyong bumili ng napakasarap na world-class lemongrass pandan Bayani Brew. Ayan! Maraming salamat po sa mga parents kanina na tumutok sa ating pagbabasa ng kwento. May ikling kwento para sa mga bata. Sa susunod na Sabado po ay wala pa rin po tayong klase. Ang klase po ng Tagalog Learning Melbourne Children at Teens ay mag-uumpisa sa 17 po ng October. Ayan. So, updates lamang po ay mababasa sa Tagalog Learning Melbourne Facebook page. At syempre, maraming salamat po. Shout out sa lahat.
kay Papi Elisir sa pagbili ng aking mga aklat. Yan, from Aral at Kultura. Maraming maraming salamat po. So, marami po kaming mga children's books. At syempre po, yung mga sikat na mga aklat from the Philippines like Bob Ong, and the classics, no? Limitang Herel, Filibusterismo, and also, of course, the bestseller namin is Stupid is Forever and Stupid is Forever. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, ito na naman po ang inyong mayorang nagsasabing good vibes po lamang. Magandang gabi po. Salamat! Hello po, and thank you so much for tuning us for tonight. Sobrang napakainit na naman talaga ng topic in terms of love talaga. Sobrang umiinit tayo. And ang dami kong natutunan giving in. And I'm very new with this kind of thing. And thank you so much, mga beshes, for your advices and for all the stories that you've shared. I've learned a lot. And sana kayo rin po sa aming mga tagapakinig. Sana'y nabigyan namin kayo ng impormasyon and tips on how to date and select your partner for tonight. Select your partner. And yes. And again, nakita na naman po ang inyong kanash, Princess My Rivera. Good night, everyone. Thank you. At ito naman po si Papa George. Maraming pong salamat. At ako'y natutuwa kasi marami tayong nagko-comment sa ating... Marami, no? Dito, sa ating chat room. And we'd like to hear more from you. And hanggang sa susunod na linggo po. Ito Wednesday. Ito po si Papa George. Maraming pong salamat. And guys, the last shout-out tayo na sa lahat ng student din namin sa Learner Sub. We're gonna start our online classes again next week. Start na rin ang class. And also, hi din kay Janelle. Maging guest natin siya by next week. Big shout-out to Tito Noella Ninon. And also, this is Bibo Santos saying, stay at home, stay healthy, and have faith in God. Organic pa yung organic. Organic daw, Bibo. We like that. Organic. Oh, basta organic, don't panic. Non-toxic, no? Don't panic. Siya nga pala, bago ko magsabi man, sabi ko nga ba eh, ito lang isang magandang punchline. Okay? Sasabihin lang siya ng lalaki, hindi ko siguro, wala akong intensyon na paniwalain ka. Yeah? Basta kung ito lang sabihin ko, ito ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ka man maniwala, pero hindi to bola, wala akong intensyon na paniwalaan ka, ito yon. Yan! Yan ang mga ano ba? May? And, ay, May, gusto mo palang malaman kung ano ang punchline ko? Yan, sige mo. I wanna know what love yeah! is. Yeah! Want you to show me. Yeah, show me, show me, show me. Ayan, napakaganda naman. Napakanta pa si May Horan. Subukan mo minsan. Oo. Susubukan ko yan. Ate, I'll keep you updated. Yung mga ganyan, yung mga gumaganyang ganpak ganyan. Anyways, gusto pa sana namin pagpatuloy, kaya lang masasanay kami. And also, thank you Bayani Brew sa lahat ng mga naging guest namin. And meron tayo sa Wednesday, yung forum by Philippine Consulate in Melbourne. Magkita-kita po tayo, mag-ano kami ng invite, mag-send kami ng invite. And yun po, saka lang po ng aming mga kasama dito sa Good Vibes Filipinas, si Papa George, si Mai, Bunso si Mayora, saka si Bibo. Po si Papi Melvin nagsasabing good vibes Pilipinas. Boom! Bye. Good night. Bye-bye.